ka ba marunong mag-withdraw sa ATM ng Landbank? So guys, nasa tamang channel ka. Dahil for today's tutorial ay tuturuan ko kayo kung paano ang tamang pag-withdraw at pagbabalance inquiry sa ATM ng Landbank. Bago tayo mag-start guys, ituturo ko muna sa inyo yung basic step. So first, dapat ganyan ang position ng iyong ATM card. Dapat nauna yung part na may microchips. Dahil kung mali ang position ng iyong ATM card, ay may posibilidad na kainin or i-captured ng ATM ang iyong card. Pangalawa, dapat nagbiblink na po yung part na yan bago ninyo i-insert ang iyong ATM card. So guys, start na tayo. Punta na tayo sa ATM ng Landbank. Insert ATM card. Enter your PIN number or password. Click Balance Inquiry. Then guys, may nakalagay na this ATM will charge a fee of 2 pesos in addition to any fees that may be charged by your bank. So, ibig sabihin, may charge po na 2 piso pag nag-balance inquiry ka po dito sa Landbank pag ibang ATM card ang gamit mo. Pero kapag Landbank na ATM ang gamit mo, ay wala po itong bayad. Kung okay lang po sa iyo yung charge, may mababasa kang "Would you like to proceed?" I-click mo lang po yung yes. Click mo po yung savings. So ayan guys, hintayin nyo lang po habang pinaproseso ang inyong transaction. Guys, makikita nyo na ang iyong balance. So would you like another transaction? I-click mo lang po yung yes. So click withdraw cash. Ayan guys, katulad nga po ng sabi ko kanina, kapag Landbank na ATM card ang gamit mo ay wala pong charge. Pero kapag ibang ATM card, katulad po sa akin, PNB po ang gamit ko, may charge pong 16 pesos pag domestic card or dito lang po sa Pilipinas at 250 pesos pag ang iyong card ay international. So would you like to proceed? I-click mo lang po yung yes. Enter nyo lang po dyan yung amount na i-withdraw nyo. Pag okay na, i-click mo lang po yung yes. Click savings. Wait nyo na lang po habang pinoproseso ang iyong transaction. Ang unang lalabas guys is yung ATM card. So pakitago na lang po. Pangalawa po is yung pera. At ang panghuli ay yung resibo. So yan guys, walang resibo na lumabas. So ibig sabihin, hindi po available yung receipt. So okay lang naman po yan guys. Kung nais mo pong malaman kung magkano na natira dun sa pera mo, ay mag-balance inquiry ka lang po ulit guys, katulad po nung unang tinuro ko po kanina. So guys, hanggang dito na lang po. Salamat po sa panonood. Sana po ay may natutunan po kayo. So please don't forget to subscribe sa aking channel. At kung nagustuhan nyo ang video tutorial natin for today, pakiclick na rin po yung likes. At kung may tanong kayo or gustong ipagawang video tutorial, pa-comment na lang din po dyan sa baba.